Yes, meron po talagang epekto ito. Hindi naman kasi kusang sisikip yan or magta-tightening yan kung hindi mo gagawin tong mga exercise na to. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po tayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, meron na naman po akong gustong sagutin request. Sabi niya, hello Miss Cheryl, pwede po bang ma-discuss nyo about muscle control ng mga babae? Gustong-gusto kasi naming mga lalaki ito pagdating sa SEX. Thank you, you're so beautiful. Thank you po. Thank you din, sir. Okay, bakit nyo nga ba gustong-gusto ito? Bakit gusto nga ba talaga ng mga lalaki ito? Maybe because meron silang pakiramdam na parang binabacuum o sinusuppress, sinasakal yung kanilang ari kapag ginagawa ang muscle control ng babae. Dahil nagbibigay ito ng tightening, sumisikip yung ari ng babae kapag ginagawa ito ng babae na benepisyo naman para sa mga lalaki dahil nga pakiramdam nila binabacuum, yung tipong gusto na nilang lumabas, hinahatak sila papasok. So, ang tendency, mas nagkakaroon ng pagsikip doon sa puwerta ng babae. So, syempre, lahat ng butas na masikip para sa lalaki, masarap talaga sa pakiramdam nila. Mas nagdadagdag ito ng init, mas nagdadagdag ito ng maraming epekto. Magandang epekto para sa mga lalaki. Ano nga ba itong muscle control? Paano ba ito ginagawa? Ang muscle control po ay isang klase ng ehersisyo. Ito ay yung Kegel exercise. So, paano mo ito gagawin para matutunan nating mga babae? Kung gusto natin bigyan ng additional pleasure yung mga husband natin, yung mga kapartner natin, gawin natin yung exercise na to para makatulong sa kanila. May epekto ba talaga ang paggamit ng ganitong ehersisyo pagdating sa pakikipagmiig? Yes, meron po talagang epekto ito. By helping sexual performance. Hindi naman kasi kusang sisikip yan or magta-tightening yan kung hindi mo gagawin tong mga exercise na to. So, paano mo gagawin yung Kegel exercise? Number one, kailangan siguraduhin mo na empty yung bladder mo. Bakit kailangan empty? Siyempre po, para walang leakage ng urine once na ginawa nyo itong floor or Kegel exercise. Number two, kapag ginagawa mo itong Kegel exercise, make sure you find the right muscle. Ito yung muscle na ginagamit mo kapag pinipigil mo yung ihi mo. Once na ginawa mo itong exercise na to, parang nakakaramdam ka ng pagpigil ng ihi mo, meaning tama ang muscle na ginagamit mo. Number three, i-squeeze mo and hold yung mga muscles na yan for about 10 to 15 seconds. Then, relax ng 10 seconds. Pang-apat, of course, gawin nyo to regularly. Like 10 to 15 each day, yung Kegel exercise. Yun lang, alam mo na. So, Kegel exercise for 30 seconds can improve your incontinence and sex. Nakakatulong ito pagdating sa pakikipagniig. Kasi po, ito ay nakakapag-improve ng blood circulation doon sa ating pelvic floor and vagina. Nakakatulong din ito for arousal and lubrication. Karamihan sa mga babaeng nanganak na, lalo na doon sa mga medyo bagong panganak lang, pakiramdam nila lumuluwang talaga yung kanilang ari pagkatapos nilang manganak. Minsan, may mga babaeng nagpapasurgery sila after giving birth para bumalik yung sikip ng kanilang vagina. Pero ang pagsasagawa ng Kegel exercise ay makakatulong din po para medyo sumikip yung ating lumuwang na ari, lalo na pagkatapos manganak. Kasi kapag ginagawa mo ito, nagko-contract yung muscle mo, especially doon sa pelvic floor, na nag-i-improve ng sensation. So, there's a positive benefit kapag ginagawa
ng mga babae ito, hindi lang pagdating sa pakikipagniig, instead doon sa kanilang kabuuang pagpapalakas ng muscle. Ang exercise na ito, boys, ay hindi lang may benepisyo sa pakikipagniig or may benepisyo lang sa inyo during pagniniig sa mga babae. No, hindi lang po ito sa mga babae, maski sa inyong mga lalaki. Ang Kegel exercise ay makakatulong din po sa inyo. For example, merong mga kakatapos lang ng surgery sa prostate. Pwede itong magamit para maibalik yung dating lakas ng inyong muscle doon. Nagkataon lang na it has potential para magkaroon ng pleasurable na pakikipagtalik doon sa mga partner natin. Kaya binansagan nilang muscle control is the best way para mapasikip at mas ma-pleasure yung mga kapartner na lalaki pagdating sa pakikipagtalik. So, I hope guys, nasagot ko yung iyong tanong, sir, at nakatulong ang mga tips na pinag-usapan natin ngayon. Pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up kung nagustuhan niyo po ang ating topic today. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-hit ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Once again, guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.